Paubos na ang ipon? Nakakalungkot ang balita ngayon sa update na pinagdadaanan ni Vong Navarro habang nasa kulungan ito. Kamakailan lang October 19 nang mag-isang buwan na si Vong sa detention center ng NBI. Simula nang voluntaryong sumuko siya sa kasong rape na isinampa ni Dennis Cornejo. Ngunit totoo nga ba na nauubos na ang ipon ni Vong? Masasabing ang pakikipaglaban sa kaso o kahit pagsampa ng kaso ay ubusan ng pera. Dahil hindi lang panahon ang nasasayang o nawawala, kundi maging pera lalo na sa malalaking kaso katulad ng nararanasan ngayon ng aktor. Sa recent chikahan ni na Christopher Meen at kanyang co-host, napag-usapan nila ngayon ang pagkaubos na ng datong ng comedian host. Napag-alaman nila na nauubos na umano ang ipon ni Vong sa pakikipaglaban sa kanyang kaso. Pahayag ni Christy, wala na siyang kinikita ngayon, wala na siyang trabaho. Lahat daw ng iniipon niya ay masusunog, ay mawawala dahil dito sa kasong ito. Talagang magastos daw kasi, lalo na ang bayad sa mga lawyers na dapat ay magagaling din. Suportang pinansyal sa pamilya ni Vong, lahat umano ito ay mula sa ipon ng aktor. Kumpara umano sa mga kalaban niya na siguradong mga milyonaryo. Ang mga nakalaban niya, mga milyonaryo ito, gaano man kahaba ang tatakbuhan ng kaso, may pera itong ilalabas. Kaya tanong nila, hanggang saan, hanggang kailan ang pera na ilalabas ng actor host? Dito rin daw makikita at mababalansi ni Vong kung sino ang mga tunay niyang kaibigan. Hindi sa panahon ng kasiyahan o ano paman, bagko sa panahon ng kagipitan. Minsan na rin nabalita ang paghingi umano ng tulong ni Vong sa mga politiko, katulad ng mga senador na related sa showbiz na sina Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Lito Lapid, JV Ejercito, pati na rin si Grace Poe. Pero hindi naman malinaw kung pinansyal na tulong ba ang hinihingi niya o ukol sa kinakaharap niyang kaso. Pero wala naman itong kumpirmasyon sa kampo ng aktor. Sa update naman sa mga trial nito ngayon, kinumpirma na ng kanyang mga abogado na hindi makakadalo ang aktor sa mga pagdinig sa kanyang kaso. Sa kabila ng sigaw ng maraming netizens na dapat raw ay personal itong umattend dahil madalas umanong natatalo ang mga hindi dumadalo. Ngunit tila final na, na hanggang video conferencing lamang ang presensya ni Vong sa lahat ng trials niya. Ito ay matapos i-request ng kanyang mga lawyers at agad namang inaprubahan ng RTC Branch 69 sa Taguig. Marahil ay para na rin sa kaligtasan ni Vong dahil sa maraming banta ang natatanggap nito. Inaabangan rin ng marami kung sino ang apat pa na witness umano ng kampo ni Dennis Cornejo laban kay Vong upang hindi paboran ng korte na makapagpiyansa ito.